Hi guys, magandang gabi. Ngayon ituturo ko sa inyo yung paano mag-rig ng yung kagutsuri na ginagamit namin pangtulingan dito sa Japan tuwing season ito. So ganito yun guys, mga materials na kailangan. Ito, beads. Dalawa itong may butas ito sa gitna. Ang isa, malaki yung butas. At saka yung kabila ay maliit. Kita nyo, dalawa ito. Saka ito yung sliding swivel. May butas ito dito para yung linya mo dadaan ito. Tapos ito yung clip niya. Para dito yung floater mo. Yung floater mo dito mo isabit. Ito. Tsaka yung floater na ginagamit ko ay ganito. Ito may number dito. Ito number 12. So, dapat mag-match din yung lagayan mo ng charms niya. Ito yun. Dapat dito makita mo ang number din niya 12. Kasi pag tap, dito mo ilagay yung ano, dito mo ilagay yung hipon na maliliit. Yung ano ba yun sa inyo? Sa Tagalog, alamang or bagoong. Kung sa Bisaya ito ay uyap ito. Yung pino na hipon, ito ilagay. Tapos i-close mo siya ng ganyan. Tapos dito siya lalabas sa mga butas. Tapos yung may pain mo, dito mo siya iipit. So pag i-release ko to, na ganyan siya. Pag tapon mo sa tubig, ganyan yan, tapos mahulog, tapos lalabas na dito yung may pain mo na taga. Ito yan. Tapos ganun mo yun pag ano doon sa tubig, jerk mo para sasabog na yung mga hipon dito, lalapit na yung mga tulingan, kakainin na yung pain mo. So ito yun guys, pakita ko sa inyo paano ito i-rig. Tsaka yung stopper ko na ginagamit. Ito. Yung stopper. M siya. M size. 3 to number 7. Pang malakihan daw ng linya guys. Ang linya ko na ginagamit. From 6 to 8 na linya. Sa Japanese ito ng number. Iwan ko ilang pounds yun. Hindi ko alam. Ito malaki to. Ito. Malaking linya to. Ito special nylon. Hindi to mag-memory guys. Kahit i-bulbul ko ito siya. I-bulbul ko. Babalik yun sa dati. Kahit na ganun-ganunin ko yon. Yun. Wala siyang memory guys. Special na nylon to. Yung kagutsuri yung tawagin dito sa Japan. Walang memory. Okay? So, paano chairing? Umpisa natin. So, mayroon tayong beads, di ba? Yung pasukan natin na butas, yung maliit. Yung maliit na butas. Doon natin tusukin. Yun, sa ibabaw. So, ganun. Ito. Hindi muna ako maglagay ng stopper dito. De, ang pinakauna doon sa ibabaw ay stopper talaga. Pero mamaya ko na yung ilagay. Ito muna ang beads. So una yung beads, yung maliit ang ano, tusukin mo. Yung ibabaw yung, ay ang maliit na butas para mag ano ng stopper mo dito mamaya. Siya mag ano doon, kakagat. So, beads. Ang sunod ay yung sliding swivel mo. Ito. Na may mata dito. Eye. Sliding eye swivel. So, ganun din. Ah, pareho lang ang butas, ang size niya. So, tusok mo. Yan. Sa akin ay ganyan ang ano ko. Pag-rig. Tapos, lagay ko ulit ng ito ulit.
Ito naman ang susunod na ano bid ay yung malaki na naman ang pasukan mo. I-sandwich mo yung ano. Yung malaki ng butas naman ang pangalawa. I-sandwich mo yan siya. Okay. Ito. Pagkatapos dito, masandwich na to. Susunod naman ay itong mga guma. May guma na tawag ito. Oki gumu. Yung tawag. Sa Japanese ito na ano. Guma siya. Ito ang forma niya. Dito malaki yung butas. Dito maliit. So, ang una ay pasok natin doon sa dulo, sa maliit ang butas. Ganon. Tsaka yung kabila. Kabila ay yung malaki ang butas. So, ganyan na siya. Ganyan siya. Tapos sa gitna nito ay lagyan siya ng stopper. Ang purpose nito siya guys, yung spacer ito siya. Spacer ng floater mo at saka yung ito. At saka yung floater mo. Pakita ko mamaya. So, ganito. Ganyan siya. Ilain natin yung baby mo. Yan. Tsaka ang last, ito na yung swivel niya. Swivel at tsaka yung clip ang sa dulo. Okay, tali mo natin. Hindi natin ni ano masyado na maganda pagkatali. Okay, ganyan lang. So, ganito yan siya guys. I-clip ko na yung floater. So, ganun. Dapat hindi siya magpang-abot yung dito. Yan ako, pahilain ko pa pa ibabaw. Ganyan siya. Tsaka, yun ito. Ito na siya. Ito. Ganito na siya ang forma niya guys. May space siya dito. Kung mga 2 inches, okay na yun. Okay na. Para paghagis mo, hindi sila magbuhol-buhol. Kasi kung dito mas mababa to dito, magbubuhol-buhol yan sila. So, ganyan. Tapos, dito na yung ano mo, leader line mo. So, ang leader line mo, dapat mahaba yung rod mo. Mga ito, 4 meters to na rod. So, ang leader lines ko dito, so mga 2 meters and a half. Tapos mag-iwan ako dito sa dulo ng ano, mga ganyan, para paghagis dito. Pag naka-full ano na tong rod ko, mga ganyan. Ganyan na siya. Tapos dito, stopper na dito sa pinakalas. Dito mo na itali yung stopper mo. Ito. Itali mo. Dito ang stopper mo. Dito ka na mag-adjust kung gaano siya ka kalalim.
Pero kadalasan guys, ang tulingan ay sa nasa ano lang. 4 meters lang maximum niya. I-adjust niyo pag walang kakagat, pababawan niyo pa. Pero depende sa area, depende kung malalim na area, ay adjust niyo. Hanapin niyo yung isda guys kung saan sila. Gaano kalalim nandoon yung mga isda. Pero doon sa pwesto namin, mababaw lang masyado. Dalawa kalahati, 2 meters in half to maximum na yung 4. So, ganito. Ang purpose, bakit nasa ibabaw yung maliit na butas? Para dito. Stopper siya. Hindi siya mag-move na. Hindi siya magkasya doon sa butas yung stopper. Yan ang purpose niya, guys. Ganyan. So, ganyan siya, guys. Yan niya ang rig niya. Nasa sayo na kung hilain mo pa ibabaw yung stopper para mas malalim. Pero kadalasan dito sa amin dito experience ko sa tulingan, pag ganito ang gamit mo na rig, nasa ano lang, kahit na ganyan lang yung space mo dito, tapos yung leader line mo, gano'n na. Mga dalawa man yun, kalahati. Kalahati yung sinabi ko, di ba? Okay na yun. So, lahat-lahat from stopper mo at saka ano, 3 meters ang lalim lang. Pag dito sa numasok kayo, mamiming width. Ganito ang rig niya. Yan ang full setup niya nito. I recommend ko kung sa numasok kayo mamingwit dito sa Japan kasi mayroong malaking isda doon. Minsan may tuna pa doon. Shark tuna. Ang linya from 6 to 8 ang number kung sa Japanese na line maker yung ano nyo. Yung ano. Hindi ko alam kung ilang pounds yung number 6 to 8 pero malaki na yun guys. Mga kaya na siguro mga tag 15 to 20 kilos siguro na isda. Kung gusto nyong bumili nito guys, ito yung special cargo line ito na nylon. Walang memory to guys. Tingnan mo kahit buhulin ko pa ako. Oh, wala siyang memory, parang braided din siya. Tapos slide siya masyado. Kahit maganda to siya pag ganito ang ginamit mo. Recommend ko ito pag ganito na fishing style niyo. So, nakaganda nito din ang float na ganito guys, yung gamit ko. Pwede ito siya pang gabi. Ito na, ano, tingnan nyo ha. Buksan ko ito sa puwit niya. Mayroong battery ito guys. Pwede ito siya sa pang gabi, night fishing. Dagdag ko lang kaalaman nyo. Saan yung battery nito? Battery guys, tingnan. Kunin ko muna. Ito yung battery niya. May battery siya. Lagay mo lang ito. Tusok mo. Ito pala yan guys. Pwede siya pang night fishing. Ito na float. Ito yung nabili ko lang sa recycle to.
Pero ito, kung bilhin mo ito sa brand new, ito mga 1,200 yen ito. Mga ito na klase. So, number 12. Dapat, number 12 din ito. Pero pag pumunta ka ng mga recycle shop, makakita ka ng ganito, minsan mura, ibang brand, hindi sila pareho ng brand, mas mabuti na para sure ka na may allowance. Example, ito, number 12. Ito, ibang brand siya. Bibilihin mo nito, number 10 lang. Para may allowance ka. Kasi hindi sila compatible. Hindi, at least may allowance ka. Kasi ibang brand, hindi sila pareho ng yung timbang na pinagbasihan nila. Lalagyan mo pa siya ng ano, ng mga hipon. I-plus mo pa yung timbang doon sa loob. So, mas maigi na, mas maganda na may allowance ka. Oh, di ba guys? Okay, di ba? So, ganun lang. Yun lang ang topic ko ngayon. Ito ay kagutsuri. Japanese na style ng inshore fishing with float. So, ganyan siya guys. Ganyan. Stopper. Trim the line that exists, guys. Trim the exists. Ito is very long. Ito yung Spiros ko. Spiros 6,000 na lahat to. Spiros 6,000 to. Ito yung ginamit ko para sa pampulingan. Number 5 yung tip. Okay. Ito yung pull rig niya. So, okay na yan. Diyan, beads. At saka yung spacer. Ito. Stopper. Okay? Ito ay kagutsuri. Japanese na style. Ng inshore fishing. With float. So, ganyan siya guys. Ganyan. So hanggang dyan lang. I hope na mayroon kayong natutunan. And tight lines. God bless. Stay safe. Like and subscribe. Thumbs up. Bye bye.